from Philippines to Romania. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I will talk about how I applied for my visa to Romania way back then. Two kinds of visa pa lang yung na-try kong i-apply para Romania. Una, yung visiting visa, and the next one is the family reunification visa. Ang visiting visa, may bayad siya na $100 if I'm not mistaken. You can check sa website nila to be sure kung magkano yung payment. And yung family reunification visa, may chance na free siya. Depende kung pasok ka dun sa condition. Yung visiting visa is a short stay visa. And a one entry visa lang siya na pwedeng maging valid. Depende kung ilan yung igagrant sa'yo na duration of stay. Na nakadepende naman, syempre, sa date ng round trip ticket mo. So kung ang ticket mo is June 1, and yung in-apply mong visa is from June 1, titignan nila kung kailan yung balik mo. Tapos, yun lang yung i-grant nila na duration of stay sa'yo. Kaya, kung nagbabalaw ka ng 30 days, make sure mo lang na yung ticket mo is 30 days siya. I-rebook mo na lang kung mapapaaga ka ng uwi. Kasi kung 2 weeks yung nag-grant sa'yo na duration of stay and balak mo mag-extend, so malabo kasi nga yung visa mo is valid lang ng 2 weeks. Kung gusto mo na mag-grant ka ng mas matagal na duration of stay, kailangan yung ticket mo, iayos mo. Ang family reunification visa naman is a long stay visa and it's valid for 6 months and it's a multiple entry visa. Meaning to say, pwede mo itong magamit ng multiple times ng labas-pasok sa Romania as long as valid pa siya. Pwede kang pumunta ng June, tapos uwi ka ng Pilipinas, and then July, gamitin mo ulit yung visa mo kasi valid pa siya. Pero tatandaan nyo lang na hindi porket valid siya ng 6 months, i-check nyo rin kung ilan ba yung duration of stay na pwede kayong magstay sa Romania. So hindi siya continuous. Makikita nyo dun sa visa na ang max duration of stay is 90 days. So kailangan after 90 days or bago lumagpas ang 90 days. Nakabalik ka na ng Pilipinas o nakalabas ka na ng Romania, tapos balik ka na lang ulit. Kasi kapag nagstay ka sa Romania ng more than 90 days, penalty ka sa immigration. Ngayon, kung balak mo magstay ng more than 90 days, kailangan asikasuhin mo na kaagad yung resident temporary resident ID mo sa immigration para ma-avoid mo yung penalty. And yung about naman dyan sa resident ID na yan, tatry ko siyang gawan din ng vlog kung paano mag-apply or ano yung mga requirements. So abangan nyo yun sa next vlog ko. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo mag-create ng online application file nyo through electronic portal evisa.me.ro. Click nyo lang apply for a visa and then merong lalabas na 3 option. 1. Apply. 2. Continue. And 3. Check. Since gagawa pa lang tayo ng application file natin, pipiliin natin yung number 1, apply. And then, mapupunta tayo sa webpage kung saan makikita nyo yung mga useful information. So, kailangan nyo basahin yan para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga kailangan nyo before kayo magbegin ng online application. And kapag nabasa nyo na lahat, pati yung consent regarding the term of use, ititik nyo na yung box considering the above by checking this field I hereby consent to. Need nyo i-check yung box para makapag-proceed kayo sa filing ng visa application. Then, click nyo lang yung next. And then, mapupunta kayo sa general information and authentication. And need nyo i-input yung inyong valid email address. And kailangan nyo mag-create ng password na gagamitin nyo every time na magla-login kayo para i-access yung online application file nyo. Take note lang na hindi naman kailangan na parehas yung password na gagamitin nyo dito at saka yung password ng email nyo talaga. Mas okay na hindi parehas kasi mas safe. Pag na-input na ninyo yung password na gusto nyo, kailangan nyo i-confirm yung password and then i-type yung text. Then press keep going. Then makakareceive kayo ng email that visa application file was initiated. Diyan sa email yan, nakikita nyo yung file code. Yan yung magiging file number na gagamitin nyo every time na magla-login kayo sa evisa.me.ro. Pero para ma-confirm nyo muna yung email address na ginamit nyo, kailangan i-access nyo yung file nyo gamit muna yung link na binigay nila.
And then take note that na meron lang kayong 30 days para kumpletuhin yung online application file nyo. Kasi after 30 days at incomplete pa rin yan, kung saan nang mawawala yung records nyo sa online application. At kapag nangyari yun, kailangan nyo ulit mag-create ng panibagong online application file. So mag-start ulit kayo sa pinaka-first step. So once na na-confirm nyo na yung email na ginamit nyo, next time na i-access nyo yung online application file nyo, pwede na kayong dumiretso sa evisa.may.ro. Click nyo lang apply for a visa. Number 2, continue. Dito sa number 2, dito nyo ma-access tsaka may edit yung application file nyo. Pwede nyo munang isave kapag i-edit nyo pa later on or may i-add pa kayo na additional supporting documents na hinihingi. I-save nyo muna. Pero once na nakompleto nyo ng fill-upan lahat ng nasa form at na-upload nyo na lahat ng hinihingi supporting documents, pwede nyo nang i-press yung validate para ma-send na sa Manila yung application file nyo for validation. Kumbaga, i-check na nila yung application form nyo, yung mga requirements kung kompleto na. Once na na-press nyo na yung validate, makaka-receive kayo ng email confirmation na yung file nyo was sent to Manila for validation. And take note lang, habang for validation pa yung application file nyo, hindi nyo siya pwede munang ma-edit or hindi kayo pwede mag-add ng mga additional documents hanggat wala pang update. Pero pwede nyo i-check yung status ng application nyo via evisa.may.ro. Click nyo lang apply for a visa and then yung 3 option, check. Diyan nyo kasi matcheck kung ano na bang status ng application nyo. Pero usually naman, pag may update na, may ma-receive kayo na email. Dalawang klaseng email lang naman yung pwede nyo ma-receive after nyo ma-send yung file nyo for validation. Yung unang possible na email na ma-receive nyo is additional details are requested. So ma-receive nyo to kapag may kulang sa mga supporting documents na in-upload nyo sa online application nyo. So kapag naka-receive kayo ng ganitong email, pwede nyo na ulit ma-access yung online application file nyo. Pwede na ninyong i-edit at saka pwede kayong mag-upload ng additional documents kung ano man yung hinihingi nila. So kailangan i-comply nyo syempre yung hinihingi nilang documents and then kapag okay na, send nyo ulit for validation. Yung isa pang email na possible nyo ma-receive is the file was validated. So if your application file was validated by Manila, this means that you can already make an appointment to present yourself at embassy. Please keep in mind that you need to submit the printed field application form and all the documents uploaded in your online application form in original and photocopy. Since validated na yung application ninyo, pwede nyo nang i-print yung application form. Yan kasi yung dadalhin nyo sa embassy. Make sure lang na pagpunta ninyo sa embassy, ay dala nyo na yung printed application form. At saka dala-dala nyo lahat ng documents na in-upload nyo sa online application. Yung original at saka photocopy. Hindi kasi tatanggapin yung application ninyo kung hindi kompleto, kung walang photocopy. And take note, ang hirap maghanap kung saan ka magpapa-photocopy dun sa area na yon. And don't forget din na dalhin mo yung pangbayad mo, syempre. At saka para sure na din, i-screenshot mo na rin yung appointment mo. In order to apply, you must have the following. First, a valid and active email address to receive all the future updates on your application. And of course, you need a computer or laptop wherein you can access this website and has the possibility of uploading documents. Ang cellphone kasi hindi niya kayang i-access yung online application. And also, you need an Acrobat reader or any PDF readers in order to save or print your application form later on. Regarding naman sa mga attachment or supporting documents, it is advisable to be translated in English or Romanian by an authorized translator. It must be legible, and all attached document must be presented in original and copy when you visit the Romanian embassy. And in order for you to upload the attachment online, each document must not exceed 2 megabytes, and only Latin characters are allowed in the file name. The file must be in the following formats only. So sa akin, ang gamit ko lang na format is PDF or kaya JPEG. So ito yung mga list of supporting documents that I uploaded online nung nag-apply ako ng visiting visa pati na rin sa family reunification visa. So yung process naman ng visiting at saka family reunification visa is same lang naman, na iba lang ng konti sa requirements. First, you need a 2 recent 3 cm by 4 cm color photos on a white background.
So, yung next is valid travel documents, which is yung passport, na kailangan valid siya at least 3 months beyond ng intended period of stay. Next is your ticket. So, visiting visa, kailangan mo ng round trip ticket. Sa family reunification visa naman, kahit one-way ticket lang. So, take note po pala, pag mag-a-apply ka ng visiting visa at gusto mong i-maximize yung 30 days na duration of stay mo, kailangan yung ticket mo, yung round trip ticket mo, yung date niya is good for 30 days. So, kung June 1 ka, yung flight mo, kailangan yung balik mo mga July 1 or June 30. Kasi yung i-grant ng embassy sa'yo na duration of stay ng visa mo is naka-base dun sa date ng round trip ticket mo. Next is yung travel medical insurance. So, kailangan yung medical insurance na valid sa Romania, covering 1 day longer beyond ng intended period of stay mo. So, bali yung kinuha ko na travel insurance, parang sa standard insurance company ko siya kinuha. And yung pinili ko is yung worldwide coverage. Next is proof of accommodation. Either hotel reservation kung mag-i-stay kayo sa hotel, or kung may titirhan ka naman na bahay, yung contract ng bahay na titirhan mo. Sa akin kasi laging contract ng bahay yung pinoprovide ko na documents. Next is proof of means of support. Dito naman, pwedeng bank statement mo or bank statement nung nag-invite sa'yo or kung sino man yung pupuntahan mo dun sa Romania. Sa akin, yung pinoprovide ko lang is payslip ng asawa ko. Tinatanggap naman. And sa visiting visa, kailangan mo ng employment certificate and certificate of leave of absence if employed ka. If unemployed naman, kailangan mo ng affidavit of non-employment done to a public notary office. Also, dahil visiting visa yung in-apply mo, kailangan mo ng authenticated invitation to a notary public in Romania or to the Romanian embassy. Sa family reunification visa, kailangan mo ng NBI or police clearance. Kailangan mo rin ng Romanian marriage certificate, declaration. Actually, itong declaration, pinapagawa na namin to sa Romanian embassy sa Manila. And lastly, yung bulletin ni Hubby. Yung bulletin yung national ID ng Romanian. And syempre, wag mong kalimutang dalhin yung pambayad mo. So, parang $100 yata kapag visiting visa. And then, sa family reunification visa naman is $150. Ako wala akong binayaran sa family reunification visa. Kasi family members ako ng Romanian citizen kasi kasal kami ni Hubby. Alam ko may iba pang condition para maging free yung visa mo kapag nag-apply ka ng family reunification. So, check nyo na lang yung website nila, manila.may.ro. Sayang naman, di ba? Baka libre din kayo. So, ayan po yung mga supporting documents na in-upload ko online at saka pinasa ko sa embassy nung nag-apply ako ng visiting visa at family reunification visa. So, wag nyo na rin pong kalimutang i-check yung website nila at manila.may.ro para sa updated po na listahan ng supporting documents na maaari nilang hingiin. Pero actually, once na gumawa ka na ng online application file mo sa evisa.may.ro, madali mo nang malalaman kung ano ba yung mga supporting documents na kailangan mo. And kapag may mga supporting documents na hindi nyo maintindihan kung ano ba yun, pwede nyo namang itanong sa embassy, mag-email lang kayo sa kanila. Kasi minsan, super dami ng requirements na nakalagay sa website. Pero hindi naman pala totally kailangan lahat yun i-provide mo. Depende kasi yun sa sitwasyon mo. And that's all for today. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye!